Magandang araw, magandang people. I'm back. Welcome to my channel. Again, this is Bob. So, for today's vlog is that i-discuss natin kung ano yung trabaho ng operation manager ng agency. Doon sa mga operations manager natin, siguro kung magpapadala tayo ng applicant for interview sa client natin. So, bago natin bitawan is that make sure na na-briefing natin ng maigi. Paano ba yung tamang reporting during the interview? Ano ba yung mostly tinatanong ng client nyo? No? So, mga ganun lang naman. And then, dapat yung physical appearance ng security personnel nyo na pinapadala doon sa client. Okay. Doon sa mga viewers ko, members, maraming salamat sa inyo sa walang sawang support sa channel na to. So, again, ang topic natin for today is that, or our vlogs for today is that yung trabaho ng operations manager. Number one here is that coordinates with inspector and special projects office to conduct security survey of prospective clients area or entries prior to take over of security services. For example, mayroon kayong prospect client, together with your inspector, puntahan nyo yung facility, kuha kayo ng authority doon sa client nyo, magkanda kayo ng security survey. So, ang purpose noon is that baka yung existing security doon is kulang yung manning, no? And then marami kayong ma-assist. So, dagdagan nyo ng manpower. So, paano kayo makapagdagdag ng manpower pag hindi nyo na security survey yung facilities na iti-takeover nyo? So, ganun yung number one na trabaho ng operations manager, na mag-conduct ng security survey para malaman nyo tama ba yung manning ng security and then kung kulang pa yung manning ng security doon. Number two is that in coordination with the inspectorate and special projects office develops and updates security plans for each client. No? So, dapat i-develop nyo and i-update nyo yung security plans. So, number three is that in coordination with human resource or HRD of the agency, selects warm bodies of posting to a specific project. So, halimbawa, i-coordinate mo sa HR nyo, itong si personnel A, personnel B, at saka personnel 3, ito yung personnel ko sa mga special project ko. I-assign ko sila doon sa pagkandak ng inspection daily, and then pagkandak ng security survey, dapat i-assist mo sila. Yung sasabihin mo doon sa HR mo, and then i-request mo sa kanila para at least malaman nila yung objectives and purpose kung bakit ka kumukuha ng tao. Alright? So, pang-management kasi ang trabaho ng OM. No? So, number four, in coordination with logistics department, plans for the movement of personnel for posting ensuring security and safety to the post site. Pag nag-posting ka dapat ng sa security mo, doon sa client or mag-take over kayo, dapat may advance plan ka. No, ilan ba yung security doon? Ilan ba yung firearms na i-deploy mo? Ilan ba yung radio na i-deploy mo? No, ilan ba yung printer na i-deploy mo? Ilan ba yung computer na i-deploy mo? Ano mo yan? Magagawa kung without the logistics and budget. No, so kailangan i-plan mo ahead para at least mapreparahan ang budget ng kailangan mo. So, kailangan mong coordinate sa finance, kailangan mong coordinate sa HR for personnel, o kailangan mong coordinate sa logistic para ma-purchase lahat ng equipments na i-deploy mo doon sa bagong client nyo. Right? So, that's the number four. Number five is that responsible for the supervision and maintenance of high quality service of security personnel to the client. Bilang operation manager, ikaw talaga yung responsible para sa high quality service ng security mo. So, paano ma-achieve yung high quality service? So, kailangan iti-train and briefing mo yung security personnel mo. Especially doon sa recruitment. Dapat may vetting process. And then, mayroon ka dapat standard. So, dapat mayroon kang standard sa every client mo. For example, itong si client 1, dapat ang i-deploy ko lahat dito is that college level, no? Dito sa client 2, pwedeng si high school graduate lang i-deploy ko. Dito sa client 3, ang i-deploy ko dito is mga college graduate dahil mga bigatin yung visitors dito, no? So ito wala namang discrimination dahil in accordance to the performance and skills of your security personnel yung hinahanap ng client mo. So okay lang naman yun. Hindi mo naman sila dinidiscriminate. Walang discrimination dyan. That is the number 5. Dapat high quality service. Ikaw talaga mag-train ng mga security personnel mo.
para mabigyan nila ng high quality service yung client ninyo. So, of course, pag happy yung client, maging happy din kayo dahil marirenew yung kontrata. So, malaking bagay yan. So, number 6, overall in charge of ensuring the personnel arrive on time for duty, ready to perform their duties in the best traditions of the quality of service set forth by the corporation. I mentioned to my previous vlog, doon sa trabaho ng inspector, kung inassign mo sa inspector na mag-supervise sa isang cities na yan, so dapat laging may report sa inspector, no? Na lahat ng security personnel nyo doon, dapat hindi laging late. And then kung late man, magkanda kayo ng assessment. Bakit laging late yung personnel mo? Malayo yung bahay, ganun. Number 2 is that, bakit laging nawawala ng tao yung detachment na yon? Ano ba yung reason? Siguro, malayo yung mga bahay, no? So maraming mga remedies dyan. Pwedeng si naman, mayayaman yan. So i-recommend mo, boss, kuha tayo ng lote dito malapit sa ano na to, no? Dahil ito yung center, marami tayong client dito. Kuha na lang tayo ng lote, patuyuan natin, no? Ng bahay na maging barracks ng security personnel natin, no? So yun, sure ako, hindi maan man yung client nyo dahil yung security personnel nyo magbabayad naman monthly doon sa bahay na i-cater nyo sa kanila, no? So hindi naman masasayang yung lote at bahay na ipapatay mo dahil good investment din yun, no? Kung ako lang yung may pera, ganun talaga gagawin ko sa mga client ko. Alright, so that is the number 6. Number 7 is that in coordination with the inspectorate and special projects branch, no, plans and supervise all security of the assets, no, personnel and informations of the corporations. No? So lahat yan isusupervise natin, especially yung information. Baka maya-maya yung mga security personnel natin, dinidibaz na yung mga classified informations ng kumpanya. So hindi po pwede yan. Nagpapalabas na ng mga company properties na without proper documents. So hindi po pwede yan. Mag-conduct tayo ng spot inspection doon sa area yun. Hindi ko naman sinasabi yung security personnel natin ganun, but hindi natin maiwasan ganun yung mangyayari. Okay? So, yan yung trabaho ng operation manager natin. And then, number 8, in coordination with the staff, recommends priorities for personnel, supplies, equipment, allocation for the guard force. No, security personnel natin, ang una-unang kailangan dyan is that uniform. Mayroong mga agencies na free uniform sila. Mayroon namang mga agencies na hindi sila nagpe-free uniform para sa security personnel nila. For example, marami ka ng security personnel, marami kang client. Ano bang basic requirements ng isang security guard? So number 1 is that uniform. Mayroon kayong mga existing supplies ng uniform para anytime pag na-hired mo na yung personnel, pwede mong i-deploy kahit anong oras pa yan dahil andun na yung uniform. Number 2 is that yung paraphernalias and equipments nila, yung belt nila, whistle nila, flashlight nila. So lahat ng equipments ng security, dapat mayroon din yung security agency nyo. From time to time, pwede kayo mag-deploy. So, ganun dapat yung advanced plan ng operation manager. Number 9 is that plans. Review and update the agency communication plans. So, ano ba yung plano ng agency natin? Ano po ba yung mga pagkukulang dito? Wala bang client? Kung mag-market ka, that's best also. Gusto din ng may-ari yan. Or CEO ng kumpanya nyo. Pagkukuha ka ng isang client nyo, na pag ang number ng security is more than 50, so malaking bagay yan. No, pwede naman yun. Mag-marketing staff ka ng agency nyo. Walang problema. Kung kaya mo, dahil ang operation manager, napakaraming trabaho yan. Eh, kung halimbawa mag-marketing staff ka pa, baka wala ka ng panahon sa recruitment, logistical assignment, operations assignments, and administrative matters ng agency mo. Yung pinakamalaga dito is yung personnel dahil pag na-unman kayo, mayroong mga client na i-charge sa inyo yung unman hours. No? Unman-man hours yun. Unman, no? Yung walang security na personnel na assigned during that time. So, i-charge sa inyo yun. Kung magkano yung pinabayad sa inyo, kung halimbawa naka-duty yung security personnel, ganun din yung i-charge sa inyo pag unman kayo. Okay, so that is the duties and responsibilities of the operations manager. Again, tips lang doon sa mga OM natin. Bago tayo magpadala ng for interview natin sa client natin, i-screening muna natin.
eviting muna natin ang husto. Andun yung background investigations, proper recruitment interview, andun yung knowledge test, kung ano ba yung capability niya, skills niya bilang isang security personnel. Ito ba matagal na ng security? Ito ba bagong security? Of course, pag bagong security, kailangan mong i-emphasize sa kanya yung Ilibin General Order. Yun lang yung pinaka libro ng mga gwardiya. Kung halimbawa, ipapadala mo doon sa client kung saan mo siya ipadala, so alam mo na yung practice ng client na papadalhan mo. Dapat magtatanong-tanong ka doon sa mga security guards mo, ano ba mostly tinatanong ng client nito during the interview? Not may preference ka na. For example, si Officer 1, ano ba yung mga lagi niyang tinatanong? Si Officer 2, ano ba yung lagi niyang tinatanong? Officer 3, ano ba yung mga laging tinatanong niya? Now, pag alam mo na yan, of course, yan ngayon yung required mo doon sa security personnel mo na ipadala na dapat ito yung pag-aaralan para makapasa ka sa interview doon sa client. So, of course, dapat ang mahalaga din yung personal or physical appearance nila. Paano sila magdala ng uniform? Neat ba magdala? No? Dahil ang security guard is that the show window of the client. Pag pumunta ka kasi sa company, si security personnel kagad yung makita na, no? Makita ng mga guests. Now, kung ang security personnel mo doon is that hindi naka-proper uniform, no? I mean, hindi maganda yung physical appearance niya, unprofessional. So, pwedeng magre-reflect sa client and then pwedeng magre-reflect din sa agency. So, to avoid that incident to happen, kailangan maging neat yung security personnel natin. Dapat professional siya magdala ng uniform para at least pagtingin sa kanya, ma-establish kagad niya yung kanyang authority. Hanggang dito na lang, madlang people. Again, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na, mag-comment, mag-like, and then mag-share. No? Kung gusto niyo pumimber sa channel nito, dito na lang yung joint. Kasi, kahit saan ka pumunta, ang kailangan is yung security mo. So, mahalaga ang security sa buhay. Number 2 yan na demand dito sa mundo, ang security. Kahit gaano ka naman kayaman, pag wala kang security, hindi ka secure, hindi ka safe, is maging useless yung pera mo. Hindi ka rin makalabas sa bahay mo dahil hindi ka safe. So, ang number 2 na important sa mundong ito is that the security and safety. Dito lang, another debug or another interesting topic. Bye-bye!